Hello guys, good day. I'm here ulit, Mindtech PH. And ngayon guys, is may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to kung paano palakasin at pabilisin ang internet connection nyo using mobile data. So kung kayo ay namang problema kasi nga napakabagal na mobile data nyo, pag nagbo-browse kayo sa YouTube, pag nag-open kayo ng mga social media apps, at pati na rin sa online games, so napakabagal, sobrang lag ng internet connection nyo. Isa tong legit APN na naman guys, na ituturo ko sa inyo para mas mag-improve at bumilis ang inyong internet connection. So make sure lang na panoorin yung video hanggang matapos, huwag kayong mag-skip para masundan nyo yung mga steps pasunod-sunod. Simulan na natin, pakatapos ng aking intro. So yan guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection at aga-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. So magsimula na tayo. So alam ko guys, nakakaranas kayo na sobrang bagal ng internet connection nyo, lalong-lalo na yung mga gumagamit ng internet connection using mobile data. So depende pa rin kasi yan sa cell site, lalong-lalo na kung malayo kayo sa cell site, talagang makupad at talagang mabagal yung internet connection. Ngayon guys, may tuturo ko sa inyong napakalupit na tricks. So isa tong legit APN guys, legit APN to ng Amerika na talagang makakatulong sa atin para bumilis at mas mag-improve ang ating internet connection using mobile data. So yan guys, bago natin simulan yung APN, mag-speed test muna tayo para ma-compare natin yung speed test before and after. So ito guys, papakita ko muna sa inyo kung ano yung nakalagay na APN sa before speed test natin. Click natin yung settings, click natin yung SIM card mobile data, click natin yung SIM 1 kasi ito yung gagamitin natin mamaya, then click natin access point names. So in case kung nakikita nyo, smart internet yung naka-default na APN. Ngayon, punta tayo sa speed test. Click natin ng speed test para malaman natin yung before speed test niya. Click natin yung go. Then wait natin yung result. So in case kung makikita nyo yung ping na 44 ms, then yung jitter niya is 41 ms. So antayin natin yung final result ng download Mbps niya. Ito guys yung speed test na hindi pa natin ginagamit yung APN. So meron siyang 4.79 download Mbps. So napakabagal talaga dito sa aming area ng smart. So antayin natin yung final result ng upload Mbps. So hindi na siya gumagalaw. Yun, 0.09, 0.08. So yung final result ng upload Mbps is 0.09. So tandaan nyo yan guys kasi mamaya i-compare natin yan pag nag-speed test tayo, pag gumamit na tayo ng APN. So punta na tayo dun guys sa pag-setup. Una natin gagawin guys, punta tayo sa settings ng ating cellphone. Click natin yung settings. Then hanapin natin yung SIM card and mobile data. Sa ibang device guys, nakalagay dual SIM or mobile network. Same lang sila, click lang natin yan. Then pipili tayo guys ng SIM card kung ano yung gusto natin gamitin. So guys, compatible to sa lahat ng uri ng SIM cards. Mapa-token text, smart, globe, TM, D2SIM, GOMO SIM at kahit anong SIM card pa yan. So pipiliin ko yung SIM 1 kasi yun yung may load ko. Then sa baba may makikita kayong access point names or APN. Click lang natin yan. Sa taas sa bandang kanan may plus sign dyan or add button. Click lang natin yan para makapag-add tayo ng bagong APN. So i-fill out natin to guys. Magsimula tayo mag-fill out sa name. Click natin tong name. Then ilagay natin sa name WCW 4G LTE APN. So yan yung name ng APN natin guys, WCW 4G LTE APN. Kung gusto nyo palitan guys, walang problema, pero ito talaga yung name ng ating APN. Click lang natin yung OK. Sunod guys, punta tayo sa APN. Click natin tong APN. Then ilagay natin guys sa APN internet dot WCC dot net. So yan yung ilalagay natin guys, internet.wcc.net. Click lang natin yung OK. Sunod guys, punta tayo sa username. Click lang natin tong username. Then ilagay natin sa username 1325
0-0-0. So yan guys, 1325-76-30-000. So make sure lang guys na tama yung pagkakalagay nyo ng numbers para 100% effective yung gagawin nating APN. Click lang natin yung OK. Sunod guys, punta tayo sa password. Click lang natin tong password. Then ilagay natin sa password, MMSC. So yun yung ilalagay natin, MMSC. Click lang natin yung OK. Sunod guys, punta tayo sa APN type. Click natin tong APN type. Then ilagay natin sa APN type, default, comma, HIPRI. So yan yung ilalagay natin, default, comma, HIPRI. Sa ibang device, pag kinlik mo yung APN type, may pagpipilian. So piliin mo yung word na default at HIPRI. Pero kung walang pagpipilian, kagaya sa akin, itype mo na lang yung word na default, comma, HIPRI. Click lang natin yung OK. Sunod guys, punta tayo sa APN protocol. Click natin tong APN protocol. Then dapat nakaset siya sa IPv4/IPv6. Sa pinakababa. Yan yung pipiliin nyo. Sunod guys, punta tayo sa APN roaming protocol. Click lang natin tong APN roaming protocol. Then dapat nakaset siya sa IPv4 lang. So sa pinakauna. Yan yung pipiliin natin. IPv4. Then last but not the least, punta tayo sa bearer. Click natin tong bearer. Then make sure lang guys na yung naka-check lang dito sa gilid is unspecified. So bakit unspecified lang? Para compatible siya sa lahat ng uri ng device. Kasi pag halimbawa LTE yung nilagay mo tapos yung device niya pala is 3G lang, so hindi gagana. So mas maganda unspecified lang para compatible sa lahat ng uri ng device. So check lang natin yung unspecified, then back lang natin. Make sure lang na tama yung pagkakalagay ng name, APN, username, password, and so on and so forth. Para 100% gumana talaga yung ginagawa nating APN na WCW 4G LTE APN. Click lang natin yung save. Then pag na-save na natin guys, punta tayo doon guys sa ginawa nating APN. So ito yon, WCW 4G LTE APN. Ang gagawin lang natin guys is i-click natin tong parang bilog sa gilid para ma-activate siya. Click natin yan. Then para fully activated siya, i-airplane mode natin siya ng 5 seconds. Click lang natin guys yung airplane mode. Then bilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5. Then i-airplane mode na natin. At automatic guys, 100% fully activated na yung ginawa nating APN sa ating device. Ngayon guys, para masubukan kung gaano kalakas at kabilis itong APN natin, punta tayo sa speed test. Kung wala pa kayo speed test guys, download lang kayo sa Play Store. Click lang natin yung speed test. Then wait natin mag-open. Guys, ito yung result ng speed test kanina nung hindi pa tayo gumagamit ng WCW 4G LTE APN. So 4.79 yung download Mbps niya at 0.09 yung upload Mbps niya. So tandaan nyo guys ha, X lang natin. Click natin yung go, then wait natin yung result. So yung ping niya guys is 29 ms, then yung jitter niya is 32 ms. So antayin natin yung final result ng download Mbps niya. So kanina guys, pumapalo lang ng 4 point something download Mbps. At ngayon, kahit papano is nag-improve yung internet connection niya. Meron na siyang 7.09 download Mbps. So nag-improve talaga at bumilis kahit papano yung internet connection natin nung ginamit natin yung WCW 4G LTE APN. So ngayon guys, antayin natin yung upload Mbps niya. Yung upload Mbps niya is pumapalo lang ng 0.40 upload Mbps. So overall, kung titingnan nyo yung ping niya, 29 ms, jitter 32 ms, download Mbps 7.09, then upload Mbps 0.40. Pag kinumpare natin doon kanina sa before speed test, is talagang nag-improve siya kahit papano. So guys, disclaimer, hindi porket malakas o mabagal sa akin is katulad din sa inyo. Pwedeng mas malakas pa sa inyo, pwede rin mas mabagal. So nakadepende pa rin kung compatible yung APN na to sa inyong location. Pag compatible tong APN sa inyong location, automatic bibigyan kayo ng stable na internet connection at kahit papano is pibilis yan. Pero pag hindi naman, walang problema guys, hanap na lang kayo ng ibang APN ko at hanapin yung APN na compatible sa inyong area. So sana guys may natutunan kayo ngayon. Once again naman, TechPH, thank you and God bless all. So yan guys, special shoutout muna tayo.
Shoutout nga pala kay Jobet Guadalupe, Gina May Namanama, Genesis Villaroya, Baby Daisy, at Jeffrey Buwan. Shoutout sa lahat. Shoutout sa lahat ng solid supporters at bashers.